So hello guys, ngayong video, magi-question and answer tayo. Tapos pasensya nga pala kahapon, wala tayong video na na-upload kasi sobrang busy sa trabaho. Grabe yung OT namin kaya hindi ako nakapag-upload ng video kahapon. So bawi tayo ngayong video. Bali, mag-question and answer tayo ngayon. Bali, meron tayong 6 na tanong na aming sasagutin. Na nakabase lamang sa aming experience, sa aming pag-aalaga ng African lovebirds dito sa aming ibunan. So, kung meron man kaming maling masasabi or hindi aya-aya na sa inyo na hindi kayo aprobado, pwede nyo niyang i-comment para malaman ng iba na kung ano yung tama, kung ano yung tamang sa pag-aalaga ng African lovebirds, diba? So, hindi naman tayo lahat ay pare-parehas ng opinion, kaya isi-share ko lang ang aking experience dito sa aking ibunan. So, simulan na natin to. Tara na, let's go! So, okay, yung unang tanong niya dito ni Albert Ragaza. So, ang tanong niya, ano daw yung rampa? So, meron pa sa ating iba, na lalo na yung mga baguhan, na nalilito pa kung ano yung rampa, kung ano yung kapa, di ba? Kasi, syempre, baguhan sila, hindi pa nila alam yung ibang sinasabi natin, yung ibang pinapost natin, syempre, naggaling din tayo dyan, nanggaling din ako dyan, nagtanong din ako kung ano yung rampa, kung ano yung kapa. So, ayun. Bali, isi-share ko kung ano yung rampa. I-example natin dito si Duby. Kasi siya lang ang ating pwedeng hawakan na hindi may stress. Ayan. So, si Duby dito, ito ang kanyang rampa. Ayan. Kung mapapansin nyo, may ibang kulay. Ayan yung siya sabi na merong rampa. So, kung ayang rampa niya ay walang kulay, kasing kulay ng kanyang katawan, ayan ay tatawaging walang rampa. Okay? So, ayun ang pinagkaiba. Ang may rampa, may ibang kulay. Yung walang rampa, yung kakulay ng kanyang katawan. So, medyo magulo yun sa umpisa, pero maiintindihan nyo yan kapag nasanay na kayo sa inyong mga African lovebirds at kung may marami kayong mga alagang African lovebirds na pagbabasihan. Tapos, ito naman yung rampa ni Duby. Ayan, dyan makikita yung rampa. So, simple lang siya, pero may iba pang hindi nakakaalam, lalo na yung mga baguhan. So, next question tayo kay Edson C. Ang tanong niya, paano daw pagparisin ang dalawang matured? Ang hirap daw pagparisin, any advice? So, base lamang ulit sa aking experience at sa aking ginagawa sa aking ibunan. So, i-example natin yung ating blue opahin. So, kung naalala nyo, yung blue opahin natin ay may kapares yan dati na viopied na cock. So, yung viopied na cock na yon ay pinamigay na natin dahil kailangan kong bigyan ng kapares yung blue opahin para syempre mas gumanda pa yung mutation. So, kung meron kayong dalawang matured na ibon na gusto nyong pagparesan, mas okay kung meron kayong flight cage. Kasi sa flight cage ay dyan natin masasabi kung magkapares yung ating mga African lovebirds. So, ganoon lang. Kung wala pa kayong flight cage or kahit anong DIY na cage na pwede nyong ilagay yung dalawang matured na gusto nyong pagparesin, pwede nyong gamitin yung double cage pero aalisin nyo yung nest box. Okay? Dapat wala silang nest box. Kailangan makita nyo muna silang maging close para masabi nating mag-prepare sila. So, ganun lang muna yon. Mas okay kung meron kayong flight cage para syempre kapag hindi sila parasites at isa, hindi sila pwedeng ipares, makakatakas yung isa sa kanila lalo na kapag bully yung isang ibon. Lalo na yung hen. Yung hen kasi ay sobrang aggressive sa kahit anong bagay, sa nest box or sa cage, ganon. So, kung ang hen mo ay matapang, mas okay kung nasa flight cage yan. Lalo na pagbibigyan mo ng kapares. So, ganon lang yon. Flight cage lang ang katapat kapag gusto mong magpares ng matured na dalawang matured na ibon. Ayan. Ang flight cage ang makakasagot ng lahat na yan. So,
Ayan. Kung makikita niyo dyan yung blue opahin na yan, kinoclose niya yung Vio Ewing na cock. So, hindi natin sila pwedeng pagparesin dahil meron tayong ipapares sa kanila. So, ayun lang ang masasagot ko sa tanong mo, Edson C. So, sana ay nakatulong ako sa iyo. So, next question tayo kay PH Fake. So, kapag nag-hand-feed daw ba, pinapainom pa daw ba ng tubig yung inakay? So, kung ang inakay mo ay talagang 2 weeks old or 3 weeks old, tapos pinapakain mo siya ng formula or Cerelac or kahit anong DIY na pagkain nila, syempre hinahaluan natin yan ng tubig. So yung tubig kasama na nung pagkain na binibigay mo, na nilalagay mo sa syringe or syringe. Ano ba talaga ang bigkas dun? Syringe or syringe. So ayun, bali hindi naman na natin binibigyan ng tubig yung ating mga hand feed, lalo na kung ang hand feed mo ay nasa 2 weeks pa lang or 3 weeks, yung sinusubuan pa talaga, yung hindi pa marunong tumuka ng seeds or hindi pa marunong uminom. So, ganoon lang yun. Bibigyan lang natin sila ng tubig kapag marunong na sila lumipad, kung marunong na silang tumuka ng seeds, ng sila lang, ganoon. Ayun, pwede nating lagyan ng tubig. Tulad ni Dubi, meron siyang tubigan, meron siyang seeds, at minsan pinapakain ko rin siya ng formula or ng Cerelac. So, ganun lang yun. Pwede nyo siyang bigyan ng tubig kapag tumanda na. Kapag nag 1 month or 2 months or 3 months. Ganun lang. So, ayun ang aking sagot sa iyong tanong, PH Fake. So, next question tayo kay Margie Mantes. Tanong lang daw niya, ano daw pwede niyang gawin kasi namatay daw yung babaeng lovebird niya. Meron pa naman daw tatlong itlog. Lalaki lang daw yung natira. So, ito ang pinakamahirap na sagutin. Pero, ito lang ay ibabase ko sa aking nababasa sa mga Facebook group or sa mga Facebook page. So, isishare ko sa iyo yung aking natutunan sa mga nababasa ko. Hindi natin masasabi kung maglilimlim ang cock, lalo na kapag nawala ang hen, tapos meron pang naiwan na itlog. So, hindi natin masisigurado na lilimliman ng cock yung mga itlog dahil yung paglilimlim kasi trabaho yan ng hen. Okay? So, kung ang cock mo ay talagang pang foster parent, lalo na kapag bumubuhay siya ng inakay, di ba? So, kung first timer yung ibon mo, ipagdasal mo na lang na limliman nila yung itlog, ganun. Tapos, kung natatakot ka na talaga, kinakabahan ka, kung meron kang ibang ibon na may itlog din, kunwari meron kang apat na pares, yung namatay yung hen, di ba, isa na yon. Tapos, meron kang dalawang pares na may itlog. Pwede mo isama yung tatlong itlog na namatayan ng hen, yung tatlong itlog niya, pwede mong isama doon sa ibang pares mo na may itlog para sila na yung maglilimlim. Ang tawag doon, fostering. Okay? So, ayun lang naman ang mga pwede nating gawin. Pwede nating hayaan yung tatlong itlog doon sa naiwan na cock, sa namatayan na asawa na cock. Tapos, yung isa, pwede nating ipa-foster doon sa may mga itlog na ibon mo pa. Kung meron man, di ba? So, kung wala, kung nag-iisa lang ang pares mo, natapos na matay yung hen na yan, ay wala na tayong magagawa. Ano na lang natin yan? Susubaybayan natin, i-observe natin kung yung cock ay lilimliman niya yung mga itlog. So, ayun. Bali, kung may iba pa kayong sagot dito sa tanong ni Margie Mantes na kung may chance daw bang limliman ng cock yung mga itlog. So, i-comment nyo lang yan para matulungan din natin si Margie or yung mga ibang mga magtatanong or mga nakakaranas na. So, ayun. I-comment nyo lang yan. So, next question tayo kay Nitan Patdu. Ano mas magandang material sa nestbox, kusot, or sanga ng malunggay? So, para sa akin, mas pabor ako sa sanga ng malunggay. Bakit? Kasi sila yung mismong nag-aayos, sila yung mismong gumagawa ng hole, ang tawag doon? Sila yung gumagawa ng pabilog na kusaan sila mag
maglilimlim or saan sila maglalabas ng itlog. So, mas okay kasi yung sanga ng malunggay para sa akin dahil ayun nga, mas maganda siya para maging beddings, tapos sila yung mismo mag-aayos, tapos mayroon pa sila makukuha ang benefits doon sa sanga ng malunggay. So, ayun lang naman yung aking experience sa paglalagay ng mga nesting materials. Pero gumagamit pa rin naman ako ng kusot, pero mas gusto ko pa rin yung malunggay, yung sanga ng malunggay. Kaya ngayon ay wala pa akong sanga malunggay, kusot pa lang ang ginagamit ko. So, maghahanap pa ako ng sanga na malunggay. So, mas pabor ako sa sanga na malunggay. Next question and last question kay Edward Manalo. Sir, ano ba ang gamit mong pang deworm? So, yung ginagamit kong pang deworm, yung itong sagupaan hammer na liquid, okay? Huwag yung tablet. Kasi yung tablet ay para yan sa mga kalapate, sa mga manok, or sa mga kahit anong mga malalaking ibon, okay? So, ang ginagamit ko yung liquid. Yung hanapin nyo yung liquid, yung antelmintic. So, makikita nyo yan yung oral suspension, yung 75 mg, 75 mg, 5 mg per ml. So, ayan ang aking ginagamit sa pag-deworm. Ayan. So, ang paggamit pala nito ay 2 beses lang sa isang taon. Mas okay kung sa isang taon lang kasi hindi naman buwan-buwan ay nagkakaroon ng bulate yung mga alaga natin. So, ayan, mas magandang gamitin yung hammer. Pero, meron pa namang ibang pang-deworm pero hindi ko alam kung anong mga pangalan kasi hindi pa ako nakakabili. Kaya, ito lang ang aking marerecommend, yung hammer antelmintic. Ayan, sagupaan. Mura lang yan, 20 pesos lang yan. Magagamit mo yan. Yung isang sachet na yan, sa isang ganyan, magagamit mo na yan ng 2 beses. Okay? Depende sa dami ng ibon mo. So, ayan lang ang ating question and answer ngayong video. Sana may natutunan tayong bago. At kung meron tayong, kung meron akong hindi maayos na sagot, pwede nyo yan i-comment para malaman ng iba na kung ano yung tama. So, salamat sa mga sumusuporta guys. Mag-shoutouts na tayo. So, shoutout kay Nitan Patdu, kay Edson C, kay Angel Marvis Salonga, kay JR Luna, kay Charles Martinez, kay Jasper Sornit. Shoutout din kay Habi ng Kabataan, kay Isha Valles, kay Cactus PH, kay Estong Dormio. Shoutout din kay Vinjay Jasmine, kay Joaquin N1, kay Cedric Pundogar. Shoutout din kay Ferdinand Robles, kay Ernest Saldivar, kay Wing Del Carig, kay Angelo Briones, kay Renato Simbaco, kay Kian J. Mendoza, shoutout din kay Jopel Chua, kay Rafael Makapagal, kay George Van Raco, kay Louis J. Ruanto, kay Cyril Mamaril, shoutout din kay Angelo Celis, kay Nitan Patdu, shoutout din kay Nicole Jed Sikangko, shoutout din kay Harry Francisco, kay Kimwell Maranata, kay PH Fake, kay Edward Manalo, kay Enzo Maka, shoutout din kay Robert Caritativo, kay Dennis Balabas, kay Hazel Yumol, kay Cesar Lagrosa, kay Mark Monton, kay Jeremy Lora, kay Roldan De Los Santos, at shoutout kay Angelo Rojas. So, kung gusto nyo pa-shoutout, comment lang kayo at i-shoutout namin kayo kada video namin. Tapos, kung may mga katanungan pa po kayo, comment nyo lang yan at sasagutin namin yan via comment or video. At pwede rin kayo sumali sa aming Facebook group para masagot din ng ating mga kaibigan sa pag-iipo. So, ayun lang guys ngayong video. Salamat sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.